Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, yung pag-uusapan natin ngayon is regarding Mercury retrograde at kung ano ang magiging effect sa'yo nito, Leo. So, this is for Leo, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart, especially yung iyong rising sign. Okay? And i-check mo rin yung ibang videos with regard sa iyong Moon sign and iyong Sun sign dahil maaaring may message din ito para sa iyo. So, start na natin ang reading. By the way, Mercury retrograde, pag-usapan pala muna natin kung ano yung pinaka-general na effect nito, no? Usually, ang effect nito ay may kinalaman sa communication. So, yung mga gamit na may kinalaman sa communication, pagta-travel, ayan, pwedeng maapektuhan dito. So, yung mga sasakyan, yan, kasama din yan, pwede magkaroon ng pagluloko, yung ilaw, lightning, and yung computer, cellphone, printers, ayan, pwede magkaroon ng problema. And also, at the same time, pagdating sa way na pakikipag-communicate mo sa iba, pwedeng mawala yung focus mo eh. So, during this Mercury retrograde, apektado ang pakikipag-communicate natin sa mga tao at ang pakikipag-communicate nila sa atin. Dahil pwedeng ma-misinterpret mo yung mga sasabihin nila, ma-misinterpret nila ang sasabihin mo. And pwedeng ito ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkakagulo or pag-aaway. So, pag-iwasan ito. And if ever that you are going to sign a contract, Mercury retrograde hindi siya applicable or hindi siya maganda gawain dahil during this time medyo foggy or para kang nasa, imagine yourself na nagda-drive na parang ang daming hamog, ano. Hindi mo ngayon makita masyado yung direction. So, alam nga namang ituloy-tuloy mo pa rin kung ano yung gagawain mo or yung pinupuntahan mo kung masyadong mahamog or masyadong hindi clear ang mga bagay sa'yo. So, delikado. Ganon ang ibig sabihin ng Mercury retrograde. At, you know, Mercury retrograde, ito kasi yung pagbagal ng planet Mercury sa takbo niya sa universe na nagiging dahilan na para maapektuhan niya yung because Mercury has something to do with planet of communication. So, more likely ang maapektuhan niya is yung pakikipag-communicate natin sa iba. And, ayun nga, high chance sa mga pagkakamali ngayon. So, if you're writing something, if you do have an exam na kailangan sagutan or gawain, be sure to read the question at iklaro mong mabuti yung iyong isusulat dahil pwedeng maapektuhan ito. Emails and yung direct contact, pakikipag-communicate ay pwedeng maapektuhan din ito. Ngayon, punta na natin yung astrological events or weather na mangyayari pagdating sa Mercury and ano ang maaaring maging epekto nito sa iyong sign. So, Leo, this is a time for you to relax. Kasi maaaring maraming pangyayari nito mga nakaraan sa iyo na sobrang naging mabilis para sa'yo or masyado naging stressful para sa'yo. So, it's time for you, this Mercury retrograde, it's time for you to reflect. Tingnan mong mabuti yung mga bagay na dapat mong pansinin na pwedeng hindi mo napapansin noon. Maybe just next few weeks, no? Binibigyan ka nito ng time na mag-care ka naman sa sarili mo and yung regarding sa iyong routine, paano mo aayusin ang pangyayari sa araw-araw mo, ano magandang gawain para mas mabus ang iyong energy levels and para hindi ka masyadong nai-stress or napapagod sa trabaho. During this time, hindi maganda ang pag-i-start ng kung anuman. Okay? Because during this time, you know, August is also the start, August 2024 is also during this time, ghost month. So, yung start ng something is hindi magandang gawain talaga during this time. And not only that, pwedeng ito ay magbigay kasi talaga ng frustration sa iyo. And medyo pwedeng maging mainitin ang ulo mo pagdating sa mga bagay na ito.
the advice for you is to go with the flow. I-embrace mo lang yung energy ngayong time na ito and hayaan mo lang na mangyari yung mga bagay na dapat mangyari at huwag mong i-rush or madaliin ang proseso. Kung mangyayari, mangyayari. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ganun lang yun. And because it's your birthday season, pero mag-ingat sa overspending, paggastos, dahil maaaring may mga pagkakamali sa paggastos na yan or pagkakamali with regards sa iyong account, bank account, pwede mangyari yan during the first half of August. For example, pwedeng ikaw ay gumastos sa isang bagay na hindi mo naman talaga pala talaga dapat bilhin or might be hindi naman pala talaga required sa iyong trabaho, but then naunahan mo na, nabili mo na, na-check out mo na, and then there's a high chance na mapagastos ka na mabaliwala lang itong ginastos mo. Okay? And pwedeng medyo maging mahirap para sa'yo dahil pwedeng may mga unexpected bills or bayarin na pwedeng dumating sa'yo ngayon. And pwedeng may mga mapansin kang pagbabago with regard sa mga bayarin mo na pwedeng ikagulat mo. Okay? So, during this time, talagang lilo ang pinaka advice para sa'yo. Okay, sorry about that. Anyway, if ever that you do have a presentation, no, ang nagagawain, during this time, medyo magiging madali sa'yo ang pagkuha ng impression or good impression sa iba. Pero hindi yun yung gusto mong mangyari. Kasi of course, ayaw maging center of attention during this Mercury retrograde. So, medyo makukuha mo talaga ang pansin ng iba sa'yo. And maganda during this Mercury retrograde is to write your goals, no? Pwede kasi may mga times mainis ka sa sarili mo or sa mga tao sa paligid mo. But, para maiwasan yun, you know, focus on yourself na lang. Kung ano pa yung mai-improve mo sa sarili mo, i-write down mo yan. And also, if you are an employee, medyo maging maingat ka rin sa kung paano mo ipepresent ang sarili mo sa iba. Of course, Mercury retrograde, pwede nga hindi maging maganda ang masabi mo or kung ano yung ma-present mo sa ibang tao and pwedeng maka-apekto ito. And ayun nga, if you're having a meeting, huwag kang magsalita as much as possible kung pwede. Dahil medyo maging maingat kapag dating sa kung paano may present or magsalita sa mga taong makakausap mo, kliyente mo, customers mo, huwag kang magsalita nang hindi mo muna iniisip kung ano yung mga sasabihin mo. Pagdating sa love, single, ayan, you have to behave yourself sa pagdating sa pakikipag-date. Dahil, pwedeng ikaw ay magalit pagdating sa kadate mo or sa partner na kasama mo. Dahil, maybe may mga bagay siyang makapagpa-confuse sa'yo or hindi maging okay yung dating nyo during this time. And, yeah. Let's proceed dito na sa astrological weather. Babanggitin ko isa-isa ito. Pero yung mga babanggitin kong dates, bigyan mo ito ng 2 to 3 before and after or during. Ayan. Ito yung pwede mong inote na dates. Before 2 to 3 days before and after. So let's start. August 8, 2024. Meron tayo ditong Mercury, no? Na nagkakaroon ng pagkoconjunct sa planet of Venus. Okay, conjunction, pagsasama sa planet of Venus. So, ito maybe, pagdating sa iyong work or someone nakakonnect mo na with regards to your money, whether noon pa na usapin regarding sa pera, pwedeng business partner mo noon,
customer mo noon or someone or maybe your even your boss or katrabaho mo noon. Basta something to do with your money career in the past. Pwedeng mag-resurface or bumalik sa buhay mo ngayon. And maybe it's regarding something na i-express nila sa iyo. Then high chance because the Venus is a planet of love, you know? Maybe it is a person in the past doon sa mga areas of your life na may kinalaman sa pera. Ang pwedeng magsabi ng emotions sa iyo during this transit. And August 18, 2024, si Mercury nagkakaroon naman siya ng pag-i-square with the planet of Uranus. So ang effect nito sa iyo, pwedeng magbigay ng bigla ang pagbabago pagdating sa iyong money. May mga bigla I hate to say this, but some of you pwedeng magkaroon ng chance ng bigla ang pagkawala or pagkatapos ng isang trabaho or ng career. Or with regards to your income, maybe meron kang client na medyo hindi naging maganda yung balita sa kanya na maging dahilan para hindi matuloy kung ano man yung binibili niya sa'yo or kung ano man yung dapat na pag-uusapan ninyo regarding money. Or maybe maiba ang priorities mo during this time dahil sa mga bigla ang schedule or bigla ang event na pwedeng mangyari during this time. Medyo magiging apektado, especially with regards to your work, with regards to your career, and also with regards to your material possession, be careful. Dahil, for example, pwedeng ang cellphone mo or something na mahalaga sa'yo magkaroon ng problem. Especially Mercury is regarding gadgets and technology. So, be sure, no, na yung cellphone mo, ingatan mo kasi pwede mawala, manakaw. Or yung sasakyan mo, pwede magkaroon ng problem. And pwedeng gastos yun. And, of course, you have to be careful. Ngayon, Mercury is trining the planet, the asteroid Chiron. Okay, Chiron is a wounded healer on August 23, 2024. Ngayon, during this time, pwedeng may mga magiging madali na bagay na makakapagpaturo sa iyo ng lessons. Like for example, may bagay na hindi ka maintindihan sa trabaho mo. During this time, pwedeng mas maunawaan mo ito. And pwedeng this time, during this this time, pwedeng mas maging creative ka pagdating sa iyong work na maging mas madali para sa'yo. Lalo na yung mga work na babalikan, ano? Maybe, lalo na kung maaapektuhan ka nitong changes pagdating sa iyong work or career, yung susunod na project or yung susunod na work para sa'yo, magiging mas madali siya dahil might be mas alam mo na siya. For example, yung iba, kung mawawalan ka ng trabaho, meron trabaho na pwedeng mag-resurface sa'yo and maybe it has something to do with the past work, past career, or yung trabaho na gagawin mo doon, itinrabaho mo na katulad ng trabaho mo noon, kaya magiging madali para sa'yo na i-apply yung mga natutunan mo doon. Or maybe this is a previous job, previous employers, and maybe something na alam mo na. So, alam mo na kung paano mo ito i-handle at makakatulong ng malaki ito para sa'yo. And on August 24, ayan, Mercury magkakaroon tayo ng pagsasextile, kung tawagin, dito sa planet of Mars, which is the planet of Mars, may kinalaman siya sa bravery or planet of action, having courage or lakas ng loob para gawin kung ano man yung mga bagay na nasa isipan mo. And pwedeng ito something to do with pagkakakitaan. Because the center of attention mo during this August season or this Mercury retrograde
is about your money, about your material possession, about your income, about careers. And yung iba sa inyo, daily routines. So if you are planning na ayusin ang iyong health, ayan, mag-focus kasi masyado ka na nai-stress. So gusto mo dagdagan ang iyong, bawasan ang iyong trabaho at ibalik ka sa medyo maayos na health. So some of you pwedeng may pagdadagdag or maisipan na ibalik ang pag-gym or yung pagbalik sa healthy lifestyle. So pwedeng maisipan yan during this time. And medyo magiging madali or marami ang makakatulong sa'yo. Especially pwedeng may pag-aayos na gagawin si Mercury retrograde sa pagdating sa iyong schedule. And dahil dito, some of you may be a friend or a person in the past ay magre-resurface sa buhay mo ng biglaan, and then itong taong ito ang makapag-realize sa'yo ng mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. And also, these people can help you na rin para maayos yung mga tension, yung mga conflict. And if ever that you're having problem with your career, pwedeng a person in the past can help you na ma-overcome yung problema na yun. So, pwedeng tulungan kanya makahanap ng trabaho, makahanap ng kliyente, and nakakakita tayo ng magandang action or pag-iisip pa lang ng action na gagawin during this time. Okay? So, Mercury retrograde will end on August 28. Pero, sabi ko nga, laylo ka lang. Just go with the flow. Ganyan. Para hindi ka masyado maapektuhan ito. And if you want to book a personal reading, available ang aking astrological reading sa ngayon. Hanggang end of August lang ito. Be sure na makapag-avail ka. Kasi medyo busy ang aking schedule. So, I don't know kung kailan ulit ako mag-a-avail noon. And ngayon, naka-promo siya kasi for 1,500 astrological reading, may kasama siyang tarot advice. Okay? And pwede ka magtanong regarding sa chart mo kung anong gusto mong malaman, career na magbibigay ng pera sa iyo. Anong dapat gawain para mag-grow? Ano magbe-benefit sa iyo? Or sino yung mga taong makakatulong sa iyo para sa growth mo, para mas mag-improve ka pa as a person, and para mas magkaroon ka ng opportunities and mag-grow ang iyong money or ikaw mismo, 'di ba? I can help you. If you want me to concentrate on your career, kaya kong gawin yon. And if you want me to concentrate on your love, and gumagawa din ako ng compatibility reading, kung gusto mong malaman kung compatible kayo ng person mo, pwede mo rin i-ask sa akin yon. And of course, iba ang ano doon, iba ang kumbaga ibang reading lang yun. Kung gusto mo doon ng concentration, same price pa rin naman. But of course, doon ang concentration, hindi sa natal chart. But I highly suggest that if you don't know your natal chart yet, or maybe gusto mong mas mapalago yung kaalaman mo with regards to your natal chart, yun ang i-ano mo sa akin para mas mabigyan kita ng magandang guidance. Ano? And yeah, that's it for now. Thank you for watching. Sana mag-comment ka sa baba kasi alam mo, nagaganahan ako mag-reading ng mga ganito pag may mga nagko-comment. And thank you for watching and bye-bye.